Positive Day Jelievers, this is Dr. Gigi Disunga from Rockstar Holding Corporation. Magandang hapon sa lahat ng mga Jelievers natin. And this is the first time po tayo panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Disunga. And sa lahat ng gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa personal FB ko. Nandiyan lang po sa paligid. And of course, if you want to join my team, IMG Rockstar for your free financial education and investment opportunity. And SMDC, sa lahat magustong maging reseller, mga OFW for your additional source of income, mag-message ka lang, okay? Alright, so mamaya meron tayong announce business update slicer sa reveal. Mamaya po, malalaman nyo po yan, okay? Alright, so how to run multiple businesses? So sa lahat ng mga may negosyo, na dalawa, tatlo, ayaw mo. Ulitin natin. Pasensya na mga Jelievers, ba't ayaw kaya makipag-cooperate nitong ano. Okay, so sa lahat ng mga merong more than one business, three businesses, this vlog is for you. Ano nga ba ang model na susundin mo at ano yung mga strategies para ano nga ba yung mga strategies para matiyak natin magtatagumpay ang ating mga businesses, okay? So, alam nyo, marami nagsasabi, di ba, mag-focus ka lang sa isa, di ba, sa isang negosyo. Pero sabi nga ni Gary Vaynerchuk, di ba, if you have the opportunity, why not launch many things? Di ba, may opportunity mag-negosyo ka sa ganitong area, di ba, mag-negosyo ka, tapos may lumapit itong area na to or industry, why not grab the opportunity, okay? So, para sa akin, ako po ay advocate ng multiple businesses, okay? So, paano natin gagawin, alright? So, ganito, sample muna tayo ha, mga Jelievers, habang tayo po nagko-coffee. Mag-coffee po tayo. Pakita ko lang po muna sa inyo ang multiple businesses ni Rockstar, alright? So, ito po ang ating nilagay natin sa circle. So, meron tayong RHC, of course, Rockstar Holding Corporation. Meron tayong Rockstar Business Corporation, na inilabas po natin ang Reveal. So, Reveal is under Rockstar Beauty Corp. Okay? Alam nyo naman yung Reveal, di ba? Mga beauty products natin, nandyan na. Then, meron tayong IMG Rockstar, SMDC Rockstar. May jewelry din tayo, may partnership tayo kahaling tisay. And if you want to become reseller, pwede po ka. Meron din tayo YouTube production. For me, YouTube is also a form of business. Maraming beses ko na in-explain niya, pero for me, is a business po. Sabi na iba, hindi naman. For me, it's a form of business, right? Then, meron tayong mga webinars na ginagawa din, okay? So, before, meron tayong Rockstar Skills University, Rockstar TV and Video Production. Inaayos lang muna natin yon, okay? And soon, meron tayong 1, 2, 3. Saka na natin, i-reveal yan tatlo. Multiple businesses, okay? Doc, paano ba minamanage yan? Anong dapat natin gawin, okay? Share ko later. Pero pakita ko muna sa inyo on macro level po. Macro level, paano siya nilaran ng big companies. So, magbigay muna tayo ng example sa example natin, SM. Ang SM po, meron po siyang 3 industries. So, merong real estate, retailing, and financial industry. So, yan po ang focus ng SM. Okay? And Villar, of course, meron po siyang housing, retailing, and department store. So, yan po ang kanilang business. Sample lang yan. Pinapakita ko lang sa inyo na yung mga billionaires o yung mga kinikilala natin na pinakamayaman di lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo, they are running multiple businesses. Okay? Okay po. They are running multiple businesses. Okay? So, ano bang model nila? Dalawa po yung papakita ko sa inyong model. Isang macro at isang micro. Okay? Punta muna tayo sa macro level. On macro level po, mostly they use one brand strategy. One brand strategy po. For example po, Villar. Lahat po yan, under po siya ng all. Di ba meron siyang all homes? Kung mapapansin nyo, department store niya, basta lahat yan, under ang brand niya po, all. O sa mga iba, di ba, hindi natin nare-realize yun, pero nag-research ako kanina, yan po ang brand. Halos lahat po ng businesses ni Sir Manny Villar is under all brand. Okay? And same with SM, di ba? Kaya ang SM, di ba? SMDC. In-under na sila na nila on one brand po. Okay? So, yun po yung mostly strategy ng mga big business owners. And there are 3 types po on using brand.
na pwede tayong mamili later. Pag nagpunta tayo sa micro level. Pinapakita ko lang po muna sa inyo ang macro. Ibig sabihin, yung malaki, yung kalakaran na ginagamit ng mga millionaires and billionaires talaga. Okay? So first po, meron tayong tinatawag na branded house. For example po, Apple. So lahat po ng mga products nila, services under Apple. Alright? And yun nga po, kay Manny Villar, all. So lahat ng mga businesses niya under all brand and SM. So ibig sabihin, one branded sa lahat ng mga businesses nila. I remember nung pandemic, nag-start tayo. Puro Rockstar po yun eh. Rockstar Skills University, Rockstar TV and Media Production. Ano pa ba yung Rockstar ko sa... So ngayon, Rockstar Holding Corporation, Rockstar Beauty Corp, and iba natin, Rockstar. So most of the businesses na sinisimulan natin under one brand, under brand na Rockstar. For example po, dahil may affiliation tayo sa SMDC, ang team natin, SMDC Rockstar. IMG naman, yung team ko po, IMG Rockstar. So basically, I'm using this po. One brand na pwede mo rin gamitin. Why though? Bakit one brand? May discuss natin. Yung iba naman po, ginagamit nila yung house of brands. Meaning to say, meron silang isang name, tapos under nun, maraming brands. For example, Procter & Gamble. Under that, marami po siyang brand. Marami mga products like, ano ba sinulat ko dito? Ayan, Pampers, Fabric Conditioner, and others. So, iba-ibang brand under that. Under Procter & Gamble, yan ang brand. Then, merong mga iba't ibang brand. Yan po isang model, okay? And the last model po is House of Blends. Ibig sabihin, it's a combination of different brands. For example, Google is merong Gmail, di ba? So, it's blending of the brands, okay? Alright, so, sa tatlo po na yan, ay, yan. So, sa tatlo po na yan, ang pinaka-common na ginagamit natin is the branded house under one brand. Why? Ito, didiscuss natin under micro level. Dito po, sa upuan. Let's go. Punta tayo ngayon. So, Doc, paano ko i-apply yan sa aking negosyo? Alright? So, mag-micro level tayo para dun sa mga maliliit na nag-start pa lang. Or maybe, meron ka ng business, lumalaki na, baka pwede mo itong i-consider. Okay? So, one, eto suggestion ko na pwede natin gawin. You can use yung model na branded house or under one brand ka lang. For example, sabi ko nga kanina, di ba? So, Rockstar, I want to maintain that. Lahat Rockstar. So, para alam, si Rockstar yon, di ba? So, madami po yung advantages. Like, one, meron tayong tinatawag na customer recognition. Di ba? So, alam agad, ay, Rockstar yan. Eh, si Doc G yan. Pag may Rockstar, tatak na Rockstar, di ba? O, pag nakita natin SM, di ba? Yung condo. Ay, SM yan. SMDC yan. Di ba? Merong customer recognition. Madali nang magpaliwanag. Matipid ka na. At second advantage, matipid ka na rin sa marketing. Dala-dala na lahat ng mga negosyo mo under one brand. Alright? So, less expenses. Then, second, maganda, you can follow macro system na pare-pareho kayo. Macro system. Ibig sabihin on operations, pero syempre may pagkakaiba na maliliit na system siya on other details. Pero at least konti na lang yon. Pero on basically on the system, how to run your HR, how to run the accounting department, may similarity na. So tipid na tayo. Okay? So that's the advantage of using one brand only. Alright? So doon naman sa ano, Doc, bago pa lang ako, for example, gusto ko magkaroon ng milk tea, tapos gusto ko rin magkaroon ng pizza, gusto ko rin magkaroon ng damit, gusto ko rin na magkaroon ng partnership sa mga ganito, eto, pwede natin gawin. Alright? Naiintindihan ko po yan as a start. Marami tayong mga partnership na sinisimulan. Naalala ko, nung nagsimula ako, meron kaming t-shirt printing, meron kaming RTW, iba-iba yung sinimulan natin noon. So, paano pong gagawin natin? Okay, so, eto na. Para sa lahat ng mga nagsisimula running a multiple or running multiple businesses. Unang-una po. Unang-una, use same physical space or place. So, kung meron kang tatlong gustong subukan, hanggat maaari, the same space, kung kaya. Nung pong nag-home base kami, labo-labo na dun eh. Noong 2019 ba, 2020, lahat, 6 months ata kami, 7 months sa bahay, mula nung March, nung nag-declare ng lockdown talaga, first time ng pandemic. Pinagsama-sama ko na po doon. RSU, RTV, lahat na yon nandun na kami. The same place, yung kwarto ko po naging, para siya inayusan namin talaga siya, para siyang office. So, pwede yon, pwede natin gawin. Or maybe,
Kung hindi pwede sa isang space kasi, di ba may mga rules yan eh, sa DTI, baka hindi tayo payagan, at least on the same area. Like ngayon po, isisimulan natin sa Dinalupihan, IMG Dinalupihan, IMG Rockstar Dinalupihan, and magkakaroon na tayo ng office soon, ha? Dine-negotiate pa natin, nais pa natin, reveal. Kasi po, ito, announcement ko na rin, sir, para din na tayo sa business updates natin, reveal po. So, meron na po tayo na distributor sa Bataan, at ako po yun. So, we're looking for stockies po. Kung gusto mo mag-business dito sa Dinalupihan, you can visit me in my office. Magkikita kayo ng personal ni Rockstar. I-discuss ko ang detalye ng negosyo, okay? So, yung una nating office na bubukas po sa Dinalupihan. So, at least, same building po yon. Pag nasa taas ako, nasa baba na, di ba? Yun na, okay? So, madali na siyang mamonitor. Like ngayon, dito sa Balanga, nandito na kami. Reveal namin. YouTube production ko, nandito na. Ano pa ba yung nandito natin? Dito na rin ako nagwe-webinar. And malapit lang dito, meron tayong isang IMG Balanga. So, nakikita na rin natin. So, mas madali po ang monitoring. If you can do that, okay? Yung huwag mo munang ikalat-kalat ang negosyo mo kung nag-start ka. Kung tatlo negosyo mo, pwede sa isang lugar muna. Alright? Next po. Ito po. Dapat meron ka pong, kung alimbawa, Doc, hindi talaga maiwasan, nandun yung isa kong negosyo, nandun sa kong negosyo, nandito isa kong, nagkalat na po talaga sa iba't ibang probinsya. Kailangan meron kang headquarters, kahit home-based headquarters, para yung mga empleyado mo, meron silang sentro na pupuntahan. Merong isang lugar na pupuntahan nila in case there are troubles, there are issues, there are problems, so madali silang makapunta. And second, para access na rin sa resources. And third, access sa'yo. So alam nila, we have your main office, you have your headquarters. No, maliit lang naman ako. So kahit gano'ng kaliit, sabi ko nga po ganito ah, lakihan mo yung vision mo, nalalaki mga negosyo mo. And you can start small. Edi mag-home base ka muna dyan sa lugar mo, sa tinitirahan mo. Home base headquarters ng yung tatlong negosyo na nagkalat sa Bulacan, meron ka sa Pampanga, meron ka sa iba't ibang bahagi. Right? So, pwede natin gawin yon, headquarters po. Right? And third po, third, in running multiple businesses para maiwasan natin ang pagkain ng oras mo and sakit ng ulo natin, partner only with expert to that field. Yung expert ang dalin mo lang sa iyong negosyo. Makipag-partner ka lang dun sa may mga proven track record na. For example, when we started the reveal, ang kapartner namin yan talagang expert, Sir Patrick. Hi, Sir Patrick. Ma'am Joyce. Yeah. So, alam namin na merong titingin dun sa hindi natin daming kayang tingnan ni Sir Harold. Otherwise, pag hindi ka nag-hire ng expert diyan sa sinisimulan mong negosyo, what will happen to you, 'di ba? Kakainin ka ng task, kakainin ka ng pag-aaral. Ano sasabihin mo sa sarili mo? Aralin ko muna 'yan, hindi na. Pag multiple ang businesses mo, eto sasabihin ko sa iyo, you don't have the luxury of time para magbasa ng maraming-marami, aralin bago ka mag-desisyon. Matatalo ka. Kaya kailangan ang dali mo diyan, expert, nakikita niya agad, eto hindi pwede, eto pwede. Ganun dapat ang kailangan natin. Kagaya ngayon po, di ba, I think na-discuss ko sa last vlog ko, tayo po ang first na magpa-franchise sa Enspar Bulacan. Yay! Congrats naman, Rockstar ha? So, as you know po, ang Enspar is an IT company, software solution. I don't know about software solution. I don't know about IT. I don't know about technology, that technology. Pero, nag-franchise tayo. Bakit? Kasi malakas ang loob ko. Unang-una alam ko na kikita tayo, malakas yung potential market natin o potential profit natin mataas. And higit sa lahat, may ka-partner tayo na expert sa IT. So, yun po ang aking lakas, dun nanggagaling ang aking lakas ng loob. Okay? So, ganun din po tayo mga kapatid. Kailangan pag nag-start ka ng multiple businesses mo, ang ka-partner mo lang po, expert. Okay? And by the way, if you want to become partner ng Enspar Bulacan, ka-partner ka ni Rockstar, mag-PM ka lang yan po sa personal FB ko, okay? Para makapag-usap tayo. And next po, number four, in running multiple businesses, alam mo, ang kaagaw mo dyan talaga, oras. At yung oras na yan, minsan kakainin yan ng mga maliliit na bagay. So, avoid, okay, focusing on small details. Kung na-late yung janitor mo, pabayaan mo na, kausapin ng HR, hindi na ikaw, ano, itatas pa sa'yo, di ba? Tatawagan pa yung janitor mo. O bakit ka na-late? Hindi na gano'n, di ba? O kung nagkamali yung ano, ikaw pa ba magre-reprimand? Hindi na, di ba? Meron ka nang, naka-develop ka na ng system, let other people or let your unit manager or
Let your partner deal with those things. Pag hindi kaya, in-elevate sa'yo, dun ka palang babanat. Okay? And last, eto, napakahalaga po nito sa ating lahat. Kainin muna tayo. Last po, eto, napakahalaga sa lahat ng mga may multiple businesses. Una-una po, i-identify mo kung ano ang main concern mo at yung baby mo. Alam mo dapat yung dalawa na yan. Dalawa ang inaalagaan mo. Right? For example po, ang main. Sa akin po, sa dami ng pinakita ko sa inyo, yung bilog na yon, sa dami ng mga businesses ni Doc, alam mo ba yung main concern ko, main focus ko? Kung ano, hulaan nyo po. Ang main focus ko po ay yung aking YouTube production. Yung aking production ng social media ko. FB page, personal FB, TikTok, IG, YouTube channel. Diyan ako nakafocus. Hindi ako masyadong nagpo-focus sa maraming bagay. May mga nag-aasikaso tayo diyan. Why? Kasi po, diyan tayo kumukuha ng leads. Diyan tayo kumukuha. Ayan ang market natin, marketing arm natin eh. So ikaw, dapat alam mo din, ano sa mga businesses mo, yung sobrang strength mo. O kaya, anong area ng business na yun, yung strength mo. For example, you're also good in marketing. Di lahat ng marketing hawakan mo. Alam mo dapat ang major focus mo. Okay? And second, don't forget, dapat like may baby. Yung baby na yan, recipient of your most of your attention. Yung baby, ibig sabihin na yan ang sinisimulan mo ngayon. Like kami, ang baby namin ngayon, dalawa. So, Enspar Bulacan at yung pong Reveal as, eto, distributor tayo ng Bataan. So, yan ang tinututukan natin ngayon. So, alam ko, everyday, na kung saan ako dapat mag-focus, itong dalawa na to. Yung ibang businesses, bahala sila. Madami pong nakatingin dyan, okay? And last po, last. In running multiple businesses, you need to apply the rule of 1 hour. Ano yung rule of 1 hour, Doc? Rule of 1 hour a week. Ibig sabihin po, 1 hour dapat meron kang time para sa mga businesses mo. Kung meron kang 5 businesses, weekly, or kung kaya lang daily, bahala ka, hindi ko alam yung schedule mo kasi. Basta meron kang 1 hour devoted for that. So parang ako, may nakaaraw yan, nakaaraw kung saan ako designated at kung anong oras. Okay? Alright, para wala tayong nalilimutan, Gilibers. Alright? So, Gilibers, sa lahat ng mga may multiple businesses, congratulations sa'yo. If you want to do the same, congratulations din. Okay? Dahil this will give you more opportunity to help more people, to have more profit, and para mas in return, makapagbalik tayo ng mas madami. Okay? Maraming salamat! And please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go. Thank you po. Kape po tayo.